Good day. Welcome to our program, Health Talk and Boy ni Doc, Usapang Babae. Ako rin yung program host, Dr. Felma de la Cruz. Sundayang ang programa ay base man sa inisiyatibo Italibo Cable TV in partnership with Auckland Medical Society, Sir Optimist International of Calibo, Provincial Health Office of Auckland, ag makaroon atong pag-iistoryahan hanungod sa HIV/AIDS. Dahil raya nga December 1, High World AIDS Day. Ag makaroon may ato nga bisita, isagang ka-doktor nga, buko man tayo mo tubong aklanon, pero na, naging adapted imong aklanon. Pero bisaya man imaw. Imaw si Dr. Lailani Terol Barrios. Imaw rahay, chairman, HIV Aklan Treatment Hub. And at the same time, sa in charge mo sa social hygiene clinic iya sa atong Dr. Rafael Istumbuco Memorial Hospital. So good day, Dr. Barrios. Ay, Lailani na lang. Dr. Lailani, good day. Yes, Doktora. Good day. Good day mas sa tanan naton ng mga tagpalamate. Kag yes, Doc, I'm a proud nga aklanon nga adopted aklanon yun ako. Antigo tang mga aklanon kahit papano. Dahil nga ni World AIDS Day makaroon, hagin gintapik ko natin raya nga rang nga sakit, no? Although, bukon magugaw nga sakit, raya, medyo 40 years, you know, na-discover, hay, all over the world man ra. So, matsa pandemic man ra, no? Diba ga? So, pag ginahambay natin nga HIV nga rang ano, hay, anong klaseng sakit ra, Dr. Lailani? Pag hinambal natin doon nga HIV, it's a viral infection, no? Virus na siya ang nagakos. Amo na siyang HIV virus. So, bukod imot bacteria, okay? So, paano natin ma-distinguish ro HIV ag AIDS? Dahil kung naman, andaro na ginabaylo-baylo, no? So, di ba, may ana matakaroon na may iba mataro HIV, iba mataro AIDS. Yes, doktora. Pag hinambal nato no nga HIV, dibalado yun do virus na nagkakos infection. Pag hinambal naman nato na AIDS, kondisyon na siya na nagresulta tungod nga na-infect kasang HIV virus. And usually, pag hinambal natin na AIDS, which means na acquired immunodeficiency syndrome, medyo pinakahuli na siya nga stage sa aton HIV infection. Medyo malala na aton pasyente pag hinambal nimong may AIDS. So, pag nag-HIV, wakapat na batyagan? Yes, pwede siya, Doc. O, may ina kasi yung mga gawas na virus. Pag hinambal nga AIDS nga ron, hay may nabatyagan kaguting. So, hindi na natin mahambay nga, ay, si Makaru yun. So, who knows, di ba ka? Pwedeng ikaw, pwedeng ako, pwedeng rin yung kasubang ni mo o yung mga kaibahan sa opisina. Okay. So, sinoro, pwede ka rin magka... Mabudlay nga ni hard fact na itong ginahambay nga. Sinoro, pwede nga magkaroon at daya nga rin nga masakit. Okay. So since actually anybody, doktora, no, babae ka man or lalaki, bata, tigulang, pwede ka kid magkaroon sang gaya nga klase sang infection. If you are practicing, no, may ara kasang mga unprotected nga sexual contact nga history. Kay daya ro mga pamaagi gid, no, nga pwede ka matapnan. So wala siya may ginapili. Wala siya napili kung doktor ka, nurse ka, engineer ka. As long as may ara, kasi ginatawag natin na risky ng mga sexual behavior, no, nga wala pa nagamit protection, o nagagamit at mga IV drug use, nga wala pa nag-share kamot mga needles, no, kung may ara ka mga partners nga hindi mo nasairan kung anong agila HIV status, then pwede ka din matapnan sa gaya ng klase ng infection. So pag ginahambay nato nga HIV man ang ano, no, human immune deficiency virus ra nga gano. So ano ra, paano kita karon nagkasakit? So tan-awon nato li kara sa slide nga ra nga HIV 101. Paano kita unang-una paano kita kara matapnan?
Okay. Oo. Usually, the mode of transmission, doktora, na pinaka-common is by sexual contact. Mm-hmm. Pakikipagtalik. Oo. Lalo na, kung wala, gagamit it protection using condom. Okay? Second, pwede siyang during pregnancy, no? Sang nanay, kung ang nanay nabdos, pwede niya mahatag sa iyang unga during pagnabdos niya, during pagbata niya, kag kung mag-breastfeeding siya. Then, ang isa pagid ka paagi, pwede nga kung natayunan ikaw itdugo nga kontaminado sang HIV virus, no? Pero sa subong nga panahon, matya, wow, taron, kaso nga mo sina kaya atong mga ginatubong nga dugo ay nakascreen matatanan. And then, ang sambato pagid, kung for example, if you are an IV drug user na nag-i-inject ka it drugs that you share that needle with your mga kapartner ni mo dila, so naku ang posibilidad na matapnan kasi. So ginahambal mo kayo na pwede matapnan through pagtalik. So pag ginatalik, ginahambal, malisod man ugaling hambago nato na yung pagtalik na raho, na yan, aburo nga paagi, di ba ga? May ginahambal kita nga. Anal, kung may aton yung mga terminology ka rin ginagamit, we have to understand nga, yun, gidara atong gamiton. Dahil nangyayari ra, ikatong Pilipino o galing, hey, matsakalisod naton hambagon. No? Kaya that's why, abu-abu kita nga term nga ginagamit, kaya hindi masyado kita makaedukar sa aton yung mga pasyente, yung mga tao. So, yung anal, di ba ga, yung sabuli, oh, we have to admit na may una ro, no? Siyempre, gaki sa gaki ron. Tapos vaginal, the usual guyon ag na yung oral ron. Oo. So yun do tatlo sa okay. So ginambal mo kaina, so pwede ka matap nang through the makita naton daya nga virus nga rasa dugo ginambal kaina sa dahil through the dugo ginambal mo gani kaina sa sperm, di ba? Sa semen ngaron it mga gaki dahil liquid doon dito mga baye man yanda mga vaginal fluid ag hamba mo kainangani yung nagkapasuso ag pwede maron magunga ay katulon sa vaginal fluid maagi man. So pero bukutanan karam ay pwedeng matapnan, di ba? So may up-at kita nga ka principle kung sa transmission, sa pagtapon itraya nga ra virus. So ano ra kasi raya ro importante, di ba? Yes, tama doktora. So dapat bago ikaw matapnan sa binatawag naton nga HIV transmission, remember nga ara na siya sa sulod sang lawas ang tao, kung sa lalaki sa dugo sa iyang seminal fluid. Kung sa babae, di ba, doktora, ara sa dugo, yaman, vaginal fluid, kag sa gatas niya. So, kinanglan, daya nga virus, ani, magwa sa lawas sang infected na tao, and then kinanglan niya nga makasurvive. Once makagwa siya, kinanglan niya nga makasurvive, no? Nga buhi siya. And then, kinanglan man nga sufficiente ang iyang kaabuon. Kag kinanglan niya nga makasulod sa another nga tao para maging successful ang iya nga pagtapon. Kay ini siya gina-emphasize ta gid ini kay for example, no? Ang isa ka tawo nga may HIV, ang iya nga dugo nanina siya, nagtalsik ang dugo niya sa salog. So since ara na ya sa salog ang dugo nga may virus nga HIV, hindi ina makatalapon kay ara lang siya sa salog. Not unless nga may magbuyot sina dira nga may nina nga isa ka tawo kag magsulod ditong dugo nga infected sa iyan na may posibilidad. Pero kung uwa, hindi ta imoron makakos i-transmission. So pag once na nakagwa sa gawas, hindi gagi makasulod sa gawas at isang katawo, hindi ko tamabuhi, di ba ga? So yes, kailangan, so hindi na bago naton kung paano, ano rin mga bagay nga pwede matapnan. So ato nga padayonon ra ato nga rang topic hanungod sa HIV/AIDS, at kaibahan ko man gapon si Dr. Lailani pagkatapos nga mang it mga pilanga reminders.
Atoy niya pa dayon ang daatong topic ko, hanungod sa HIV/AIDS, kaibahan ko man gihapon si Dr. Laylani. So, Dr. Laylani, ano ro, mga possible nga mga para kamatapnan isang katawo karaya nga rang virus. Okay. So, kung tanaan po nato ni Karasay, yung mga rang slides. So. Yeah, oo. So, yeah, may ara kita, no, ginbutang ng mga pictures diri para mas maintindihan sa aton ng mga televiewers kung ano gita kag si Ingrid ikaw pwede matapnan, no, sa HIV infection. So, number one, did of course, kung naka nakikipagtalik ka. Okay, that is the most classic talik. Walang gakis, gakis na ni. Oh, kung nagakis man lang, oh, kung nagakis man lang, no, isa ka tawo, haya hindi ka karon matapnan. Matapnan ka kuno pilang galon nga gaway. Kabuabot ang galunan. Oh, oh, pilat ang galon. Kasi kung ordinary at ang kiss, miski passionate kiss, miski kunang yes. Klaseng kiss. So, no, hindi ka pwede. So, ano yung masunod nga ra? Yung nagsip nga. Sip on. Sing, oo, hindi naman. Hindi siya pwede. Unlike yung kung COVID, ha? At manungod niya, mga trangkaso. So, hindi ka ting matap na, hay, ayoko yung ubuhi. Ay, ba si tapnan ako ay, yung HIV, hindi pwede. Okay. Yes, so, ano pa rin yung masunod? O masunod na ito dahil unprotected sexual contact, no? So, ngayon, pagtalik, siyempre, hindi manibutang ron na kung the actual, alam mo nanda ron. Yes, oo. So, pwede pa ka ron. Oo. Dahil, next na ito na makipagyamano ikaw sa isa ka HIV, hindi ka man matapnan, no? So, kunyari, ratong alima na na, ay may semen. Ay, naglaman, hindi pwede, di ba? Wala yung tarot ko eh. Oo, wala isang po. Isang kiri lang sa doon. Isang skin ninyo dyan. Oo. And then, ang pagkagatsang lamok, no? Hindi man nakatapon, hindi mabuhi yung HIV virus sa lamok. That's why hindi siya so, bukod aron, you know, it dengue, mga malaria, na pwede. So, hindi aron. Okay. Ano pa rin yung next nga ra? Oo, oh, or next natin kung nag-hakos, binahakos mo man lang kung isa ka tao, for example, HIV, hindi ka man matapnan. So, sa next nga rang slide ay, ang sandara, nag-ilinom. During kung gainuman ka mo with your friends, kagawa ka mo kasay, for example, may ina ka mo mga friends ninyo na HIV infected, hindi makamunan dahil tapnan ka ron. No, kung nagpakikipag-inuman. Eh, pwede nag-share-share it ba so, doktora? Iba nga masakit ang doktora roan lang mabuo, if ever, but not HIV. Okay. Oh, ayun, nagpungko ikaw sa kasilyas. Kung naggamit ka sa public toilet or toilet sa ibang na tao, no, hindi man gihapon. Okay, mapatay na siya, was ang virus, nagwa. Mapatay siya immediately kaya na-expose na siya sa environment, no? Dasiglan niya siya, Dok, mapatay once ang virus, HIV virus, na-expose siya sa environment natin, dasig siya ma-deactivate. Okay. And then, ang next, of course, kung nagagamit ka at mga nail clipper, no? Wala man halos it aton risgo. No, not unless of course no may dugo dira na dugo na ninaka ginggamit in sigida na ninaman siya, so there's a very low risk kung may ginatawag naton nga open wound nga nanabo, no, so very low risk na siya. Then ang next naton sa kung sa balhas, no, sa balhas ang tawo pag matupa sa imo, hindi ka man matapnan. Kasi okay. Ako matay mo kay bahan to sa blood. Oo, yes. Oo. So, yung next na ra. Oo. Next naton, if you are in IV drug user ka, no, pag nag-share-share ka mo sa needle, pag yung needle na ron is halin sa isa ka HIV infected, kag idiretso mo man inject sa imo gamiton, so dako ang imo chance na matapnan ikaw sa HIV infection niya. Okay. And then the next slide is kung the picture nga ra, kung nagpakikipag-bonding ka lang naman sa isa ka tao, no, with HIV, casual, okay, istorya, wa matarong risgo na matapnan ikaw. Okay, sige.
So paano masairan nga may imot ay hamboy natong kaina what I caught sign kara nga HIV ka pa nga positive dali. So ano paano ma-diagnose, paano masairan nimo? Kasi di ba ra atong team ka to hay get tested para masairan mo. So ano ro mga kwan mga test kara nga ginaobra? Yes, doktora. Mostly no ro atong mga pasyente nga hay wa magid sanda initially makasayod na na-infect na dali sila in HIV infection bangod nga ni nga through HIV infection during sa early pa siya nga stages wala halos na ginapagwa nga sintomas. Magwa man lang ang sintomas ang HIV infection, doktora, pag nagbagsak na ang ila immune system. So, kasama dyan na na. O, dra na na siya ga-start pagwa nga medyo sakitin na atong pasyente, ga-in and out sa hospital, dasig tapikan mga masakit, no? Sari-sari so, nga masakit. Sari-sari nga masakit. Iba. So, paano ta masairan? The only langgid natin nga paagi na masairan is kung magpa-test sila sa HIV sa dugo. So, we call that the HIV antibody test. Ina, available ron sa atin ina, no, sa inyong social hygiene clinic, available, di ba? Yes, doctora. Available siya. Okay, aron. Nakuya, abisan dahil yung stigma, ibasi ko na na. Pero wa mataron, alaman ninyo ron nga confidential, do yun ho nga, actually, bukot at ngagan, nanda actual nga ngagan, di ba nga, gina, mga code ya taron da inyong ginabutang mana usil. So paano nanda masayran, paano sana maprotektahan sanda sa raya nga virus nga ra nga matap nan sanda. So di ba may mga pang-abang kita karon? Yes, doctor. So we have ginatawag nato no nga mga preventive measures para hindi sanda matap nan daya na klase sang masakit. So, ang pinakauna gid, ang munitani ang ginatawag nato na abstinence or wag mo nang makipagtalik kung wala pa kayo, hindi pa kayo kasal. Oh, if ever na may partner kayo or may asawa kayo, yung next na step is dapat maging faithful, no? Sa inyong kapartner. Kung may asawa ka, yung sexual partner mo lang dapat is yung asawa, wala nang iba. Dapat both asawang lalaki at asawang babae, faithful. Hindi pwedeng isa lang. Kasi pag yung kung isa lang, pwede ka rin pumasok yung HIV infection. The same with mga mayroong mga partners, no? Nating mga may extra marital affairs. Oo. So, kung hindi pa naman kayo kasal at mag-partner na kayo, boyfriend, girlfriend, and you are having already a sexual activity, ganun pa rin dapat ang mangyari. Dapat kapwa kayo, both kayo, people sa isa't isa. Walang third party na tinatawag para walang chance na pumasok yung HIV infection. Yes, apo. Then, yung pangatlo, if ever wala naman kayong regular partner, wala rin kayong asawa, but you engage in sexual activity, then dapat po gumamit po kayo ng condom for every po sa bawat pakikipagtalik ninyo, babae man yan, lalaki man yan, para at least meron po kayong protection sa pamamagitan ng condom. So, hindi natin dito promote encourage na ano so nga hindi married couples, ha, we have to be clear about that. So right sa mga married couples, so matanam ginatur ira, of course may aton matang ibang problema regarding that. So ano paro next nga masunod? Yes, ro next naton syempre pinagbabawal natin yung paggamit ng droga at alcohol kasi alam naman natin na pag lulong kayo sa droga at alcohol, hindi maiwasang makipagtalik kayo at hindi nyo alam kung sino-sino na magiging kapartner ninyo. So, pwedeng yung maging kapartner ninyo ay mayroong HIV infection. And then, of course, yung isa pa, dapat magpag-check up kayo kaagad, no? At dapat nagkaroon kayo ng edukasyon about sa tinatawag nating mga sakit na pwede din yung makuha sa pakikipagtalik para alam niyo
yung mga risk factors ninyo, kung anong mga nagawa nyo, at agarang magpakonsulta kapag ito ay nagawa na para matulungan kayo at maagapan na mabigyan ng lunas at hindi na kayo magkaroon ng issue. So, itong ginagawa natin is ready education para malaman nila, di ba? Oo. So, yung A, B, C, D, E, at saka ano yung last? Yung pinakabago ngayon, doktora, this is para ito sa mga pasyente natin meron ng HIV. Okay, so paano sila makakatulong para hindi ito lumaganap pa, no? Para hindi pa sila makahawa. Dapat itong mga HIV patients natin ay tuloy-tuloy yung pag-inom ng gamot nila para kapag na-test namin sila at undetectable na yung kanilang HIV viral load sa dugo, may mga studies po, may mga pag-aaral po na nagsasabi na kapag undetectable na, hindi na nakikita, hindi na nadidetect yung HIV virus sa dugo, nagiging untransmittable na, hindi na po sila nakakahawa. So, nagiging safe po yung partner nila. Pero hindi pa sila magaling. Meron pa doon hindi lang mag-detect. Makakunti lang. So, careful pa rin dapat sila. Yes, ang ibig sabihin nun is kontrolado lang natin ang HIV infection ng pasyente kasi wala pa naman po tayong gamot sa ngayon na totally nakapagpapagaling sa ating HIV infection. Yung pinaka-benefit po ng ating gamot ngayon is nakokontrol yung HIV infection para hindi niya po masira yung immune system ng isang tao. Okay. So, maabugin nga mga impormasyon, rato nga rin pag-iistoryan. Hanungod sa HIV AIDS, pagkatapos yung gamang it, ilang nga mga reminders.
Welcome back sa atong programang Health Talk. Hambay ni Doc, ang usapang babae, kaibahan ko mga gapon si Dr. Leilani. So, Dr. Leilani, ano ro bad news? Of course, may good news, no? May hambay ko nga ni Kaina. So, ano ro bad news regarding rakara sa HIV AIDS? Okay, ro bad news na ginatawag naton kaya asta sa makaroon, no? Paabi kita it na-develop nga vaccine para tani sa pag-pagag sa dayang nga HIV nga infection. Kag amo to kaina ro akong hinambal na wa man it bulong pang na-develop ang atong mga siyensa nga para nga mapatay do virus sa lawas ng isa ka tao. Ro atong hindi kara nga bulong kay ginakontrol niya ang atong nga infection. Pero Dr. Leilani, may nabasaan ako nga all over the world may daywagon pero very very rare kung ilang million sandaron. May daywa nga after so many years na nag-ininom po. Pero under, ano pa rin sanda, under monitoring ay base ang bumo kay ina, base kung undetected yet our virus but it could be may ito patama sang kere. So, siyempre, may rubuhong nga ra, ang bumo kay ina gina-control. O gain ara kung pneumonia pag tinawot bugong na itapos yuta tuberculosis tawon mo tanong na bugan nga bugong may adyot ahirayay may bugong katiin mo for life. Yes, doktora. So daya ron do ato no nga medyo madami na balita kasi kahit papaano may ara kita sang bulong para sa HIV infection kag do atong tawag diri amon nato mga antiretroviral meds, no? Kagina tumarin siya hasta may trasbuhi sila. Kay tungod nga ni, nga hindi na nila mapatay gid pero ato ang virus, no? Sa lawas, nakokontrol lang nanda. So, the target actually sa ato na ginatawag na ARV therapy is makontrol do infection nga hindi siya maging aktibo sa lawas ng tao. So, may mga bagong, that's the good news, no? So, may buong, pero forever katingin nagainom it bugong. Yes, oo. So, may mga bago man makaroon, di ba? Nga wala na ito ni Banggit nga ni Raku last year, no? May mga bago. Good news pa rin imaw. Pero, syempre, may ginatawag kita nga post-exposure prophylaxis. So, katun doon ay abang na matapos ka nga matapnan, for example, nagamit ka rito it baye o men mana rito nga may ano hay na yan no base ko ni tapnan ka sorry na atong ginatawag na post exposure prophylaxis. So paki-explain abira, of course hindi naton igano ro mga ngagan ay malisod mangani ay pronounce. Yes, doktora. So actually may una yun kita no kabuhay na naton nga ginaugra since we have started actually the program. May ginatawag kita nga post HIV post exposure prophylaxis meaning nagatao kita it bulong para sa HIV infection para maabangan rupag tubo pagtapon sang HIV once nga nagkaroon ang isa ka tawo sang exposure sa HIV. So ano ni sila klase nga exposure? Pwede nga tungod sa trabaho nila or pwede man nga tungod sa hindi nila trabaho and that is through sexual contact. So, pinaka-common sa sexual contact, no, for example, nagkaroon siya ng casual sexual contact during sang iyang one night and then wala siya kagamit kondom, hindi niya man kilala ang iyang naging ka-partner. So, pwede siya natagaan sang post-exposure prophylaxis within 72 hours na na-expose siya. Okay, para maabangan natin, para hindi na mag-progress, hindi maging successful ang pagtapon sa iya sang HIV infection. Pero dapat, doktora, di ba, ilang days, 28 days, gida, bukod dot nag-inom kagat imo ko buong one day or one week, ganyan, so dapat kumplitohon. Yes. Oh, yes, doctor. Hindi na-testing man, sanda. Yes, doctor. So, usually, lo atong ginaubra karon sa mga pasyente naton,
nag-aubragid kita sa baseline na HIV testing sa ila, kay of course, we do not know, base from the baseline, infected na sila. Because ang imong sexual contact, for example, today, no, for example, na-infect ka today, will not give you an instant na positive na result sa imo HIV testing. So kung na-expose ka subong, pag-test namon sa imo within today man, positive ka, meaning do yung HIV infection mo is not only secondary sa imo exposure subong, pwede nakuha mo pa ta dati-dati. Kasi it takes around 3 months, doktora, no? For example, na-expose ka subong, it takes around 3 months bago ka ma-detect sa atong test. So, dapat so that's why importante yung testing. Ma-baseline ka yung testing. And maybe kung positive imaw, ay bukong tayo imaw it 28 days nga to, padayon. Yes, oo. So, kung positive na siya, upon baseline, hindi na siya PEP ang ginahatag natin, ma-start with kita sa iya treatment. So, ang PEP ini siya, pag nag-start kita isang PEP, ginakompleto, within siya natin for 28 days, and then we repeat, ginarepeat natin ang iya HIV testing until 6 months para masigurado tayo hindi siya na-infect. But then, amutong hambal ko kaina kung at baseline, positive na siya. So that means may infection na siya before, ma-start with gitaya as treatment sa iya. Okay. So may araman nga ano, PrEP o pre-exposure prophylaxis. Ay, may balak imaw. May balak imaw. And yes, questionable na to. So ano ka na, anong ka-explain na, Beron? Oo. So, do yun ro ato, no? Nga mga bago actually nga mga ginaubra subong sa aton na programa. So, ang PrEP nga ginatawag is matcha imong anti siya ma-expose datumar na siya sa bulong, no? So, daya ra ginaubra sa mga tao nga hindi pa HIV positive. Pero may ara sila, for example, HIV positive na partner. No, nga regular nila nga partner. Okay, so do yun doon, kumbaga, pang-abang tananda. No? Pang-abang. Oo. Unlike sa aton nga PEP, ginahatag naton kung na-expose na siya. Ini siya before pa, no, negative siya, pag before pa siya makipagtali, mainom na siya sang pang-abang for HIV. So, gakonsult mo na sanda kimo, yes, doktora. Sabihin, ay, doktora Leilani, may akong partner sa ga-date kami hinaga. Like that, di ba ga? Yes, doktora. Basically, ganun pa rin siya na before sila mag-take ng PrEP for HIV, kailangan pa rin ng testing kasi we need to know pa rin yung baseline nila na HIV status. Kasi nga, baka meron na silang HIV infection, no? Para at least hindi lang siya PrEP, ma-treatment na siya talaga. So for the PrEP naman, we have different types. May dalawang klaseng PrEP tayo, yung daily na PrEP na binibigay, or yung iba naman, yung tinatawag natin parang on-demand lang. No? So kung kumbaga, meron silang scheduled na ganitong sa ganitong date, magkakaroon ng posibleng contact, ganyan. So magbibigay tayo ng reseta kung gusto niyang uminom ng PrEP. Mabalik ako dun sa mga buong, no? Of course, hindi ko natin ma-mention mga buong buko niya tat sambilog, di ba ga? Yes, doktora. Hindi ta pwedeng daywa o tatlo, di ba ga? Through the years ay nag-improve mata, di ba? Yes, doktora, oo. Usually, mention naman, Abby, may mga side effect ron. Kung amatay, matsaan dito saan magpadayal, masa side effect. Oo. Actually, doktora, it's a combination, no? Combination sang aton ng mga ARVs. Okay, so for PrEP na ginatawag, pre-exposure prophylaxis, it's a combination sang emtricitabine and tenofovir, no? Dalawang klase ng gamot. Okay? So, may mga side effects, usually more on ginatawag na GI symptoms like nasusuka, kung minsan
may iba na nagkakaroon ng allergic reaction. Oo, so dapat bago sila mag-take, ginakansiling namin talaga sila kung ano yung pwedeng mangyari sa inyo, ano yung mararamdaman ninyo para aware sila, hindi sila matatakot. At kung decided talaga silang mag-take, then begin. Oo. Sa atin namang PEP, it's a combination din ng mga gamot sa PEP. No? Usually, tatlong klaseng gamot siya na binibigay rin natin. So, may mga side effects din siya, Doktor. May mga sa studies kasi nila, so far, hindi naman ganun kalala yung side effects. Very common lang po is yung usually rashes, secondary po sa binibigay natin NNRTIs na klase ng ARV. Very common kasi side effect nila is yung rashes na pinagtawag. And then, kung minsan, yung parang nahihilo, that's why we give it at night time para pag medyo nahihilo sila, itulog po nila. Usually naman, Abihay, during the first few days or weeks, and then later on, ga-adjust matarandang gawas. Yes, oo. There are some patients kasi po, Doc, na from the start, wala talagang nararamdaman sa iyo. Meron naman iba na medyo from day one, meron na kaagad, no? So, depende sa pag-take ng katawan ng tao. Okay, sige. So, going back dika to sa testing, siyempre, pag nagapatest, parang, ano, sandaron, no? Hesitant dahil parang nathadlo. So, di ba, kaibahan sa pag-testing, na advice ang sanda. Kasi, siyempre, bago pa magpa-testing, ginaga-consent, baga? Yes. Pero may iya sa Amerika, may andat ang pwede anang i-offer nanda na parang sa pilitan, baga, nagapirma ka na dapat magpa-test ka. May una mata nga hindi. Kasi, ginatanaw mata ka ron, kung pabayaan ka tinga may imo, ay parang naginapirmahan niya ron, and then kung gasugot ka matin, parang masaya rin naman. Kasi hindi mo nga niya alam kung may imo, uuwa, wala. May bago akong nabasahan. Kung, siyempre, malisod rin nagainom it buong adlaw-adlaw, agkabo-abo-abi, may aga, may truadlaw, may gabi. So, kung amat, nalilipatan, amat, ay hindi uta. So, may bagong karong buong, di ba nga, injection, imbasa ko, $4,143. Yung sabihin sa sanggugan, ay sobrang 200,000, mga 220,000 ba yun? Oo. Naroon, may tao kung si makatakod ka ron. Pero kung iya mataroon, may insurance, matasanda. Pero katon iya sa Pilipinas, ay medyo malisod. So, ikato siguro ron nga para natin maiwasan. Pero mabalik ako. Sino nga ni rong mga dapat magpa-testing? So dapat gid asin rong mga at risk naton sa population naton sa atong community na nga baga ni iya nga pwede ka ti magsud sa ospital eh. Kaibahan nyo ta sing laboratory. Pero kung ina sa atong setting ay may nga sinurasan da na dapat sanda man mismo ay alang-alang mataka mo mag-usoy rito nga, hoy, sinong makaroon on their own na para masaira nanda, di ba ka? Okay. So, sanda ron? Usually, doktora, dahil mga tao natin gani, no, nga hambal natin, babae ka man or lalaki, if may ara ka sexual, risky sexual behavior, na ginatawag, amuli sila ang may ara kang mga multiple sexual partners. Okay, sa ato mga commercial sex workers, di ba ka? Yes, o isa na sila dira, doktora. Commercial? So, ang mga commercial sex workers natin, pwede bayi, pwede lalaki. Mm-hmm. Yes. Sa makaroon, actually, sa minatood, abo kita kaso sa HIV among the male na sex worker. Okay, sa laki gida, abo makaroon sa base sa aton ng mga datos. And then, if you have a partner na HIV infected, of course, kinanglan mo magpa-test. Kung IV drug user ka,
no? So mag-bahold do imong risk na matapnan by sharing needles, no, with the other na ID drug users. Okay, kag kung may ara ka history, bali ka man or lalaki, if you have a history, no, nga recent history nga nagkaroon ka sa mga sexually transmitted infections, so mga masakit bala nga nakukuha mo sa pakikipagkalik, dapat man nga magka-test ka as well for HIV. Okay. So that's why sa social hygiene, pag gina-testing nyo yung sexually transmitted diseases, so kaibahan nyo taroon na HIV recurrence sa mga ano nga yung test nyo ron? Yes, STI panel test po tawag na. So, parang package na siya, Doc. Once nga may STI, isa ka, kahit isa lang na sexually transmitted infection si pasyente, for example, positive lang siya for syphilis, then gina-work up, gina-test na rin siya for the rest ng mga sexually transmitted infections. Lakot na ron do, kaibahan na ron do HIV. Meaning to say kasi, once nga may mga sexually transmitted diseases, there's a possibility na may imo man. And also, doktora, we also test the partner. Siyempre. Na-identify yan. Contact tracing. Yes, no. So, kamusta man sa Health World AIDS Day ra, so everybody in the whole world should be concerned. So ano ro statistics sa buong kalibutan? Halin ko 40 years ago. Siyempre 40 years ago, bukong pat-reported ka to yung iba, di ba? Yeah. Dahil pat masyadong alam. Nung umpisa nga ni, wasan dat nga ganya itaw sa sakit niya ra eh. So makaroon, 2020-2021, ano ra atong world statistics sa national, sa Philippines, at sa aton sa Region 6. Of course, pag sa Region 6, unang kong doaklan eh, sa parehas mo lang ang gihapon. Baga. Okay. Oo, Doc. Actually, nagsaka magkikita, Doktora, no? Medyo HIV cases naton for the whole na Philippines as of September 2021, ara nakita sa 90,960 reported cases. While sa for the whole Region 6 na included yung Aklan, we have 5,155 cases ng reported HIV cases. And diri sa ato sa Aklan, no, up to September 2021 of this year, we have a total of 354 cases. Nagsaka magid ang kaso natin, Doktora, for this year. Kasi last year, we only have 272 cases sa Aklan. Sa makaroon, by... In spite of the pandemic? In spite of the Doktora, pandemic? That is the irony gani, Dok, no? Kay because of the pandemic, after the lockdown natin, nagdamo buwa, Doktora, no, atong cases. Buntita tumaas. Oo, that's why nga from 272 naging 354 kita and still counting pa, Dok. Mm-hmm. And usually, ro, galabas na itong na mga cases, medyo advanced stage na. Mm-hmm. Okay. So, through the years, nagdamo gid man daato na nagkasakit because aware yun do mga tao because of that. Atong mga tao who are high risk na magkaroon itdaya nga rin na masakit ay nag-submit yung sanda. Hindi ka mo mag-worry dahil ano taron confidential. Kung naman abis sa ato na yung maliisot malang kita nga probinsya. Kung naman met sa may mga suspecha kung nga hindi gid ang arni. Ay ado lamang ka mo sa Iloilo. Agod po yung nga ito na lang sanda ron. So ano rin imong take-home message, Dr. Lailani, sa ato nga na tagan ang makaroon? Okay, so salamat kay Doktora. So ginaimitahan ko ang tanan natin sa mga nagapamakti, no, ng mga televiewers, kung may ara magid sa aton ng mga ginatawag na nakaubra kita sa mga risky behaviors, sexually, no, mga risky behaviors, kag may ara kita peligro na pwede ka mong matapnan sa HIV infection, ginaimbitahan ka mo na mo na magpa-test
ara ina ang ato nga testing, kadlibre man ina siya. Magkadto lang kamo sa ato nga HIV clinic or sa ato social hygiene clinic sa Tumbukon Hospital. Right now, we nag-celebrar kita no sa ato nga World AIDS Day sa December 1. Kad miski makarong Sabado Domingo, no, mas bisarado ro atong social hygiene clinic actually, pwede ka mo makadiretso sa aton na main laboratory sa hospital. Kag maghamba lang ka mo nga nagapa-HIV test ka mo, kay pwede ka mo nanda ka ron i-cater, pwede ka mo nanda i-testing. Usually, open na sila from 8 o'clock until 3 p.m. So not necessarily magkadto sa social hygiene clinic, dire lang sa ano, sa laboratory. Yes, okay, usually dok pag Saturday, Sundays and holidays, nagduha ang ating social hygiene clinic. Mm-hmm. But then ang atong main lab sa hospital is open na siya dok. So pwede gid sila dito makadiretso. Hindi gid siya na maghuya-huya, no, dahil kun na mat sa huya-huya nanda ag hindi mag-ako sa sarili nanda, pero gaduda man sanda, ay haadto kayo tingari ka to sa AIDS. So ayaw na panihato ka mo sa AIDS. Katulang ka mo sa virus inagatasing dugo, dahil pwede pa tanan na makontrol itong mga itong mga CDR count na ito. Mapanaba tanan na, dahil pag nasa AIDS ka utin, may abo ka utin nga masakit. Kung may tuberculosis ka, kalisod ka yung bungon. Mag-iba pa nga mga sakit, mga infection nga, kalisod-lisod bungon. Mahal ba bungon? Ang kaguyaw-uyaw. Rin mong panglaban sa gawas ay bag down nyo itong mga mana. Kung sa imong battery ay ngayang low bat kawit imo, and of course ay makamagatay kita rin. So abugid nga mga sagama sa inyo nga pag-ibakamon makaroon nga adlaw sa programang Health Talk Hambay ni Doc, ang usapang babae, kaibahan ko man gihapon si Dr. Lailani Perol Barrios. Ako ko rin inyong program host, Dr. Thelma de la Cruz, hasta unman sa masunod nga edisyon. Good day.